Sa iba pang mga balita, gunman, mastermind at dalawa pang suspect sa pagpatay naman sa paring si Richmond Nilo, hawak na ng PNP. Motibo sa pagpatay, may kaugnayan naman sa kasong rape na itinutulak ng pare sa isang seminarista. Detalye mula kay Eagle News reporter Mar Gabriel. Naaresto na ng Philippine National Police ang mastermind, gunman at dalawa pang suspect na nasa likod ng pagpatay kay Father Richmond Nilo noong June 10. Ayon kay CIDG Chief Police Director Ruel Ubusan, una nilang naaresto ang gunman na si Omar Malyari na nasunda nila sa pamamagitan ng kotse nito na nakuha na ng CCTV. Sinunog pa raw ang kotse pero nakilala pa rin ito sa pamamagitan ng black nito na ibinenta sa isang junk shop. Dahil dito agad na inaresto si Malyari na nadiskubring may warrant of arrest sa kasong robbery with homicide. Sa harap ng mga imbestigador at kanyang abogado, inamin daw ni Malyari ang krimen at sabay itinuro ang isang Manuel Torres na umano'y nag-hire sa kanya para patayin si Father Nilo sa halagang 100,000 piso. Lumalabas sa imbestigasyon ng CIDG at ng Police Regional Office 3 na si Torres ay tiyuhi ng seminaristang si Christopher Torres na sinampahan ang kasong rape ng tatlong sakristan ni Father Nilo. Na-dismiss na raw ang kaso pero itinutulak daw ni Father Nilo na muling kasuhan si Torres na ikinagalit daw ng tiyuhin nito. Bukod kina Torres at Malyari, sumuko sa mga otoridad ang mga suspect na sina Ronaldo Garcia at si Marius Alvis. Patuloy namang tinutugis ng mga pulis ng iba pang suspect na nakuha na ng CCTV noong araw na patayin si Father Nilo. Sa harap nito, hindi pa rin daw itinuturing ng PNP na sarado na ang kaso hanggat hindi pa natutugis ang lahat ng suspect. Samantala, aminado naman ng PNP na nagkamali sila sa pag-aresto kay Adel Rol Milan na pinalayan na noong Biyernes. Gate ni PNP Chief Oscar Albayalde, inaresto nila si Milan dahil ito ang itinuturo ng sakristan na nakakita raw na bumaril sa pari kaya bilang tulis ay sinampahan nila ito ng kaso. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am 1 with 25.